Did you draw it? Just went out. Yeah, you know, he's from Mindanao. He's from Mindanao. Yeah. He dropped it at the moment. Well, man, I'm talking to ito idol, si Joseph Ambo idol, from Cagayan. Lumaban, saan ka lumaban? Sa Atlanta, Georgia. Sa Atlanta, Georgia? Atlanta, Georgia. Yun. Taga saan yung kalaban mo? Taga originally St. Louis. St. Louis. Oh, ilang round yung ano? 8 rounds. 8 round lang? Oh, pinabagsak agad. Dapat stop na ano na record mo, champ? 10 wins, 2 losses. Pero yung dalawang talo ko, abroad lang. Sa abroad lahat? Sa Pilipinas wala? Wala akong talo. Ayun. Sa Pilipinas. Nag-champion ako ng Luzon at saka Philippines. Sino yung Panginoon dito na kanari. Sino yung ano mo, promoter mo? Wala pa eh. Wala promoter? Sa awan Panginoon, pinilapit ako ni manager mo, sino? Buboy. Okay, kasi Buboy ka. Kasi ano? Yung mag-aanap ng maglaban mo. Ayos mga idol. Good luck sa mga upcoming fight mo. Ayun. Kagayan. Si Cos Buboy yung nag-negotiate mga idol. Updating. Updating. Promoter Cos Buboy. Yun. Ano lang naman eh. Siyempre, kahit na sinong boksingero na galing sa Pilipinas, kailangan natin tulungan, kailangan natin iangat sila dito. Kasi bihirang makarating ka dito sa Amerika na abutin mo yung pangarap na yun. Ang sa atin lang dito naman kasi na talaga mabigyan ng break kasi huwag nating sayangin yung pagkakataon na nandyan na tayo, huwag nating sayangin habang bata pa tayo na nandyan pa. So ang sa akin lang eh, as a Filipino trainer, ako'y natutuwa at naging masaya dahil meron tayo isang Filipino rin na sumabay ng laban doon sa Casimero, pero ang sa kanya kasi sa Atlanta, Georgia siya. Sipin mo, lumalaban ho ang ating kababayan sa Atlanta, Georgia. At talaga nakipagsapalaran, no? Kasama po yung anak ng ating dating Olympian player, si Victor Nais. So ako'y lubos nagpapasalamat dahil kahit papano po, sila-sila lang po na samahan natin mga Pilipino na nangangarap po dito sa Amerika ay nagbunga naman. So habang nandito tayo ngayon, nilalagay natin sila sa tama na sana mabigyan na maraming laban para mabigyan na magandang break. So papasok na, darating na sunod na taon, may panibago na naman tayong fighter. Ito po si anak ko ni Alberto Nais po, yung dati pong Philippine team natin na naglaro po doon sa Olympic po. So at kahit papano, madadagdagan po ang mga fighter natin Pilipino. Pero hanggat nandyan kami, hindi namin kayang pabayaan namin kababayan ng mga boksingero. Sa inyo lahat, suportahan niyo po ang mga sumisibol at sumisikat po ng mga boksingero sa bansa po natin sa Pilipinas. Why when you talk to Marvin, the answer is 10 minutes. When you talk to me, the answer is one word. I don't know, you know, just like I want to build up our country man. He fight in Atlanta, Georgia. Yeah, he had a lot of knockdowns. He's very strong. Yeah, look at him, he looks skinny. So I want to him that don't waste the time. I want to give a good break for this. Now we have a lot of good fighter in the Philippines, but the problem is the break for him for the fight here in the United States. It's too hard to come here, but you know, that's his dream. This way he said, no pain, no gain. So this is it. Introduce yourself. Joseph Ambu, and now Buboy welcomed you, Manny welcomed you. How does it feel? You're from Mindanao. You feel happy? The same homeland. Yeah? Yeah, the same homeland, you know. He dropped his opponent not once, not twice, but like 4 or 5 times. He's very strong. Yeah, you know, it's that's the part of boxing, that your day is your day, you know. Sometimes you win, sometimes you lose. But the very important is you train hard. So, Buboy, in 5 days, Manny Pacquiao, Ugas, what do you think? What can we expect?
You know, today we are very excited all the team Pacquiao. You know, because we wait for how many hours and then we got to go to Bigas. So this is very excited, but we go to Bigas and then we go home early. Joseph, what do you think? He said early night. What's your prediction? Pacquiao Ugas. I said my pamati ni mo nga ang away Pacquiao Ugas. Say say tanaw ni mo nga dula mo kung babaw sa sabay. Sa kaya ni He said he did not see nothing, but he believed that money can beat the guy. Yeah. Right, what round, Kuya Buboy? Huh? What round on knockdown? Knockout? Only God knows. Surprise! Surprise! Thank you, Joseph. I've never seen a belt with plastic on it. It's really new.